yun nga, sustain yung ano, yung entity dito. So we'll see kung paano nila lalaruin tong draft na to. Oh, tingnan natin entity. Let's go with the Marcy Carey, mga bossing. Uy, Charcel, Lanay, at Chang. Boss Easy, ganda talaga mag-pick ng nasa West Europe na teams. Ang lawak daw ng mga hero pool nila, ibang-ibang heroes at hindi raw nakakaumay. Totoo, agree. Mm-hmm. Agree ako sa sinabi. Wala, West Europe eh. Kaya nga, kapag tinanong mo yung mga pro teams, ano pinakamalakas sa region? Of course, ang sasagot nila, West Europe. Wala ang pro player na tatanungin. Yung mga tier 1 na pro player na kapag tinanong mo, sasabihin C, sasabihin NA. Mm. Diba? Lagi yan, it's either China, CIS, or West Europe. Siguro diba, dati China. Ngayon, Western Europe na. Iba na yung China ngayon sa China dati. Nagdo-dominate talaga yung mga Chinese teams dati. Pero ngayon, Western Europe yung nagdo-dominate talaga sa mga tournaments. So, ano ba? Saan ba lalamang yung laning dito ng entity? Siguro mid lane. Doon. OD talaga lalamang sa pack. First blood ba to? Walang pabalik. Starbreaker, level 1 pa lang. Celestial Hammer yung kinuha. And then the glimpse back, ayan. Walang magagawa si Watson. So, hindi naman nata tayo magkaroon ng first blood dito, mga bossing. Still back to lane. Pero Watson, uy! Tumango! Ay, hindi. Hindi siya tumango doon. Actually, dumire-diretso lang. Okay. Sabay, ang weirdo ni Watson doon, ha? Wala lang. Siguro akala niya baka yan siya yung patayin. Pero realize na, okay. Wag na nga, makaka-miss out ako ng levels sa baba. So, focus na lang sa levels. But, yun nga, ang problema dito, as a Marcy, maharas talaga siya netong dalawa. Mili siya eh. The good thing naman for Marcy, meron siyang rebound, makapag-out lang siya. And may kill potential din naman. Kung may kill potential yung OT sa baba, meron din naman kill potential yung, ano, eh, yung Marcy and the Bane. So, eh, Marcy Bane yan. Tingin ko, bakbakan talaga to kahit anong lane eh. Kahit sa mid lane. Pwedeng-pwede, may mapatay dyan. Sabah yung pagbigas sa mid lane, ganda niyan. Mm. Diba? But top lane, I guess, okay lang din. Balagbagan din yan sa taas. Pero dito talaga sa baba. Kasi both supports dito. Both supports are, meron silang skills na makakaspam. Na bawas-bawasan yung HP ng katapat nila. Bane, meron siyang Brain Sap, diba? Omar naman, the Disruptor, meron siyang Thunderstrike. So, ano lang talaga? Sakitan lang muna. For this Draw Ranger, still Hurricane Pike game. Yule's game ba? Yule's game tuloy. Lincoln's game? I think so. Baka kailangan niya rin dito ng Lincoln's anytime soon. Pero Kaori, falling low, has to be careful. Nice cogs coming from Kaori at nabuhay pa nga. Wala rin mana sa Toby, so hindi niya mabubuga ng wild access dito yung clockwork. At saka, ano din eh, clockwork, tanky din kasi na support yan kahit mababa pa yung level. So, ang ginagawa lang ng entity dito is tamang bawas-bawas lang para later on, pag magkaroon na sila ng mana ulit, di ba? Yun na yung time na papatayin nila yung clockwork. Pero I think, kailang para mapatay yung clockwork, it's either sobrang lalim ng clockwork, yung positioning ng clockwork, or level 2 na yung, ano, yung Fade Bolt or level 3 Fade Bolt, parang ganun na. Kailangan muna ng levels yung Beastmaster and yung Rubik bago sila makapatay ng isang clockwork na tanky support. Oh. Napabalik nga lang si Kaori para hindi abutan ng Battery Assault. Pero maghahabol pa rin. Ay. Nice cogs coming from Kaori. Multi-shots. Nandiyan na yung Rubik. Buhay pa naman si Toby. Sumalo ng mga multi-shots. And this could be the first blood, mga kaibigan. Yeah, wild access. Di nga lang umabot, sir. Kaori will take the first blood. And nadalawan yung entity. Ayun lang. First blood brought to us by 747. Join our group. Just scan a QR code or message nyo lang po ang Quinic page. So, 2-0 agad tayo, mga bossing, in favor of Voridu Thunders. Ganda, ang ganda ng sir dito ng OT. Yun talaga, clockwork. Kasi yung support eh. Siyempre, nakita mo naman, kinox niya yung dalawa, hindi siya natatakot. Alam niya na kahit dalawang heroes yan, wala namang gagawin, walang mana. Diba? Wala namang damage na magagawa sa kanya yan. So, pinatakbo niya yung Draw Ranger doon, nakukuha agad sila ng 2 heroes and a very good start. Agad-agad for OT.
Milen, ganda ng bakbakan dito. Walang gusto magbigay kahit na isang creep man lang. Oo. Pag Milen ka talaga, dapat master mo yung mga ganyang klase ng mechanics eh. Para sobrang ganda ng tapat niya sa mid lane kung magaling yung katapat mo. Ganun talaga pag sa mid lane eh. Lamang talaga dyan kung sino unang magle-level. Lalo na ganito yung heroes, Pac and OD. Siyempre. But top lane, no? Ganda ng farming dito ni Drow Ranger. But for Watson naman, okay lang din naman yung farm niya dito sa baba. Nabibigyan naman siya ng space dito ni Fishman para makapag-hit ng creeps freely. T2000, double raid ban. So, kompleto ng stats doon sa lane. Mati, well, that's just na ginagawa dito ni Toby. Diyos ko po. Siguro kaya hindi rin siya na gano'n. Nag-unit types, it's because of the Drow Ranger na kayang palu-paluin lang siguro yung mga boars. And meron siyang multi-shot, so... Ayun na naman, kaya siguro nag-well dasas type. And maybe they want to play aggressive sa top lane. Pero fact na pwede mong bato-batuhan ng well dasas yung Drow. Pero nakulong inside the cog si Toby. Ayun lang, namatay sa multi-shots. Masyadong masakit yung multi-shots dito ni TA2000 and Toby double will kill. Fall. Katawmi mo ang delikado, this could be a double kill. Sa top lane, yep, 4-0 on the board. OT lamang na lamang po in terms of kills, mga bossing. Ganda din kasi talaga yung Drow Ranger and Clockwork up against Beastmaster. Tama talaga yung sinabi mo, Sina. Hindi siya nag-units type. Mamamatay lang agad yung mga boars niya. So, OT dito, nakikita natin, top lane pa lang, lamang na sila. Mid lane, lumalamang nga yung OD sa denies, pero Pac, nakakahanap pa rin siya ng way eh. Meron kasi siyang illusory orb. Naku po, kakabuhay lang nito. Kabuhay nga lang nun. Ang sama. Nung nangyayari na naman kay Toby, asan na Sir Mike? Gisingin mo, Sir Mike. Sir Mike, si Toby mo, idol mo. Si idol mo, Sir Mike, oh, laging namamatay. Pero wala din talaga magagawa yung Beastmaster. Eh. Countered naman kasi talaga siya sa Drow Ranger. And yun nga, pag nahuli si Toby dito, tingnan mo, lakad. Kakabuhay lang kanina, kakatipi lang. So, I guess one of the reasons why then besides sa sinabi mo kanina na nag wild access type siya is alam nila na malulugi sila sa top lane. So wild access max na agad yung wild access mo para if meron kayong stacks dito sa ancient air sa triangle doon na lang siya babawi sa levels kasi mahihirapan na siya mag-lane dito sa taas eh lagi na lang siyang ikakogs. Pag nakog siya wala siyang gagawin. Papatayin na lang siya ng Drow Ranger with that slow ng frost arrow. So aside din eh, yung cogs multi-shots, automatic salong-salong mo yung multi-shots ni Drow eh. Ang hirap tumakas doon ha, since kapag tinamaan ka ng multi-shots, mas matagal yung slow ng frost arrows mo. So, grabe naman yun. Pero ito, naka-isa po ang entity kay Papano. So, that's a disruptor going down. Papano, naka-isa. Okay. Consolation prize. At least may lane naman kahit papaano na nakakapatay yung entity. Mid lane kasi, although OD is a strong laner, pero yung OD kasi kailangan mo niya mag-farm, kailangan mo niya ng levels. Yun nga, mag-farm, bago siya makapatay dito sa Pac. Lagi yung problema. Relax lang. Ito, may konting camera issues ng tayo mga bossing. Still doing well yung Drow Ranger dito sa ating top lane. Mid lane battle naman, nanalo yung OD. Of course, that is an OD. And OT, meron naman silang Pac. And hindi naman sobrang big deal kung ganito yung lamang ng OD sa'yo as a Pac. Ang importante is masulit mo yung Pac as a hero wherein makakapag-rotate ka ng maayos. Ayaw mo siguro yung mga rotations mo mag-feel eh. So... Well, kanina nag-rotate nga si Noob sa top lane eh. Pero yun nga, wala silang patay pero at least nakakuha naman siya ng career doon. So siguro yun na lang yung at least may nakuha. Naku po, Toby, delikado na naman. Ilan na ni Toby yung pang-apat? Mamamatay na naman dito si Toby. Kaori, looks like he's in trouble as well. Yun lang, mamamatay nga rin po dito si Kaori pero hindi pa tayo tapos. There is a dream call, TA2000. Mamamatay pa rin. Loss of neutral creep pa. Yun lang. Yun lang, okay. Eh di, neutral yung nakapatay. Wala, pero... Sarap na, no? Okay, neutral. Space yun.
Pero ganda dun for OT kasi nakuha nga, napatay nga yung carry, pero wala namang nakuhang gold yung entity dun kasi neutral creep yung nakakuha. Nakita mo, napilitan na nga mag-TP si Watson dito eh kasi magsuswap na sila ng lane. Hindi kasi talaga kaya ni Beastmaster etong Clockwork and Drow Ranger sa taas. So, nag-sacrifice na, parang okay dito ka na lang kasi sa lagi kang mamamatay dyan. Pero sinusundan si, nag-DV sa baba yung dalawa. Yan dapat, nako walang iwanan. Okay. Nako po. Toby, eh nakakita ng pagkain eh. Ito na naman si Toby. Nako po, ang sarap malutong. Siguro magka ako si Toby, yak na lang ako. Kasi kahit saan, wow, sinusundan talaga ako. Ginawang chichirya si Toby. Diyos ko po, pang lima na? Si Toby? Oh, 0-5 na. Pang lima na dito nito. Oh 9 minutes gosh. Pa lang, pang lima na to. Diba kapag kunyari nagiging kampi mo yun sa MR, sabi 0-5 na, 9 minutes in, automatic ito, automatic may isa kang teammate na na tatrash talkin na yun eh. Mati. Diba? 0-3 pa nga, may natrash talkin na yun. Oh, ganun sa mga pubs eh, ganun sa mga pubs. Pero grabe yung pagkamatay nyo dun ha. Well, sa bagay, ang hirap kasi. Beastmaster nga lang kasi ito guys eh. Hindi siya yung board type na wherein makakapag-farm ka kahit wala ka sa lane eh. Wala, well, Daxas, kapag binato mo yan, nang hindi ka kita, of course, magpapakita kasi makakat yung mga puno. So, ayaw mo naman ata gawin yun. Pero ang maganda naman dito sa side ng entity, okay, namamatay si, Sir Toby. Pero Watson still ahead po sa ating game. Mayaman din po dito si Watson. Pero teka lang, delikado ata sa Storm Stormer. Eclipse onto everyone. Napaganda. Mamamatay ata yung Clockwork dito. Fishman will take the kill. Ayun lang. Mabibigyan din po dito si Fishman. So, 2-for-1. And that's a mid lane plus support. Meanwhile, sa side ng OT, walang core na namatay sa kanila. This is only the Clockwork. Yep. Problema kasi, maganda nga yung Santi Eclipse. Pero wala lang siyang int eh. So, wala din damage. Wala din damage yung OD dito. Kahit lima yung natamaan niya, ganun din. Taas. Ganun pa rin yung buhay nitong pack eh. And the rest of the heroes, at least they got one, but still, that was a win for OT pa rin. Stormer, he went for that Meteor Hammer. Kailangan din kasi nila ng makakapag-push early. They do have the Marcy na mabilis din naman mag-takedown ng Tore. Pero sa ngayon kasi nag-Battle Fury type kasi si Watson. So after getting the top tower, magfa-farm muna to si Watson. And obviously, ganun nga yung gagawin. Si Toby kasi wala pa din siyang mga units. Eh, sobrang behind nga siya. Wala pa siyang Helm of Dominator. So parang naisip na lang siguro ni Stormer dito na needed din yung Meteor Hammer. Kasi OP din kasi yung item na yan ngayon eh. Ang bilis lang ng cooldown, di ba? Ang bliss lang ng channeling. Tapos, basag agad yung Tore. Kahit nga tier 3, manlalambot dyan sa Meteor Hammer. Eh. So, still, that is a good item choice for the OD. Siya lang, isa siya sa mga hero sa melee na sobrang daling setupan ng Meme Hammer, napapansin ko. Invoker, kailangan mo na mataas na level. Like, 5 levels of Quas para magawa mo yung parang ginagawa ni Thompson. Pero hookshot, tatama, ini pero ko nakita yung Bane. Body result, nandiyan na, disarm by yun. Yes sir, looks goodbye like na. It. And now the Frost Arrows coming from this Draw Ranger will secure the kill. Mamamatay nga po dito yung Bane. Pwede na atang tumulak yung OT dito sa ating tier 1 mid lane mga boss. Saan tayo nakabet? First 15 kills? F15. O, di ba sabi sa siyo? Sa OT? OT. Eh, mas mataas yung odds eh, di ba? Ah, ng OT. Okay. So, alam mo naman, pang 5-0 ko na ngayon eh. Solid ka nga. Grabe kong Nostradamus. Pag gusto niyo mag-bet, guys, mag-BM lang kayo sa Kuya Next page and then request niyo. Sana, gusto ko po si Easy ang magre-reply kasi walang magaganyan. Marami yung haters dyan. Walang magaganon sa talaga ba? Oo. Oh, walang magme-message sa Kuya Next na page na ganun. Quiet ka lang. Anyway, stay in 2000. Ito, Dragonlance available na. Going for Hurricane Pike. Yung Draw Ranger, which is maganda naman this game, pero it's up to him. Pwedeng shards din muna. Kaso, mas maganda na yung meron ka mobility para mailitas mo yung sarili mo whenever you got caught. Andun yung Hurricane Pike mo. So, okay lang naman. T2000 still just farming and farming and farming and farming. Kasi kailangan na kailangan niya yan eh. Oo.
Pero yung Draw Ranger naman hindi talaga siya nagfa-farm lang totally. Sumasama din siya sa clashes eh. Alam kasi nila na sa ngayon eh yung Draw Ranger kasi Frost Arrow lang, multi-shot lang, kayang-kaya lang pumatay ng hero eh. Lalo na level gap pa yung side ng entity dito. Pero high ground advantage si Kaori. Okay. Ayun lang, Meme Uy. Hammer, gagamitin na Solar Guardian, babakap dito yung side ng Orido Thunders, delikado wata yung main. And Fishman is gonna go down. Dream Coil nagamit na dito sa Marcin. No, tamang takas lang, there is the Solar Guardian just in case he's stolen. Solar Guardian pala yun! Kitami will get the kill on to Noob, pero Eclipse, ibabato na, pakpalangin na mamatay, nag-aabol nga doon dito yung side ng Orido Thunders, mga bossing. At wala naman na sila maaabutan dito, still, lamang yung OT sa ganung klaseng teamfight. Oo. Kasi kahit mid yung napatay dito sa entity, okay lang eh. Kasi napigilan nila, napag-backup nila yung carry eh. Which is si Watson na dapat ang ginagawa lang sa ngayon is, you know, farm that Battle Fury. Kasi wala pa siyang Battle Fury ngayon. So, ang good side naman doon sa entity is hindi namatay si Watson kahit ginumitan na ng Static Storm and Dream Coil. So, dalawang ultimates yung kinumit nila pero ito na yung pampigil talaga. Yeah, Oy! There is a grip. Hindi umabot, pero andun naman yung brain sap, so walang problema. Anyways, nakita dito si Omar. Delikado ata yung Disruptor. And yep, Omar will fall. And Stormstormer will take the kill. Ito yung pinakailangan ng entity sa ngayon. Maramdaman natin si Stormstormer kasi yung sa mga last series ng entity, parang ano eh, parang it's all about Watson's show. Diba? Pero, yep. Let's go na. Ganun nga. So, Dine. Siguro sa ngayon, ganun din mangyayari ba? Kaso, oh, pero hookshot, gagamitin na. Delikado bata dito yung Pangolin trapped inside the cogs. And mamamatay na nga po dito si Fishman. Yan yung Bane pala. Anyways. Pero si Bane talaga parang siya lagi nahuhuli dito eh. Siguro kailangan niya maging maingat dito sa positioning. Maganda siyang hero, pero dapat hindi ka fa-front. Kasi nga, ikaw yung mag-ultimate ka lang, di ba? Magsisleep. Ikaw yung parang pampigil dito sa Puck, sa Clockwork, di ba? As well as sa Draw Ranger. So, Fishman kailangan niya maging maingat. Lagi dito sa kung saan man siya nakapwesto. Kasi, pero ang problema din kasi, meron din sing Clockwork. So, na-hookshot lang siya. Up. Napabalik nga lang si Kataomi, Noob going for the kill on the Keeper of the Light at mamamatay po. Si Kataomi, Omar will take the kill. Another one nga ata ito. Pero ito, buyback gagamitin ng Rubik. Hookshot, wala naman tatama sa hookshot. Pero doon sa backlines, inangat-ngat si Noob Watson. Will take the kill. Namatay na yung puck. So mid lane down for the side of Orido Thunders. Kaori mo, ang delikado rin at mamamatay na nga po din dito si Kaori. Dalawa pa tayo for the side of Orido Thunders. Celestial Hammer, kinuha lang. Dito ni Wither yung ating hammer. And it's gonna go back like nothing happened. So Omar, dispose. Wala. Walang disable, tropa. Diabo, tata. Ayun lang. Okay, pero still, good for Entity. They killed the puck. Na, ang ganda din kasi, nahuli niya yung puck, na-roar nila yung puck, diba? Tapos si Watson pa yung nag-hit, Marcy pa. So sinusuntok-suntok lang. But lamang pa rin yung OT sa ngayon talaga kasi mas controlled na nila yung mapa eh. Nakokontrol nila yung jungle nila, pati yung jungle ng entity dito. Siguro once na mga pag-BKB si Marcy, I think, doon palag-palag na talaga yun. Eh, hindi na siya mapipigilan netong Dream Coil, hindi na siya mapipigilan netong Static Storm. As well as the mga annoying like Battery Assault or the Slow sa Tundra Ranger, but medyo malayo pa nga yan. Malayo pa sa totohanan. Treatment Smoke play para dito sa mag-abil ng teams yung tag-isa, binrake na yung Smoke. Eh, DG, ayaw ah. Ayaw mag-ecoms. 50,000, ito, shards pa rin naman. And yung sinabi ko kanina, Lincoln's Game, yeah, of course, Lincoln's Game. Merong Mercy at ayaw mo ma-dispose. Meron tayong Grip, Primal Lure, Lift. Sobrang kailangan ng Lincolns ng draw. Kahit mag-BKB first item siya dito, walang gagawin natin yung BKB. So, everybody needs that Lincolns BKB, I think, para makalaban dito sa mismong game. Yep. Defensive item lang. Draw Ranger, may ano na din naman siya, may damage naman siya from marksmanship eh.
Tsaka Shard, 'di ba? Yung manlalambot yung kalaban, enough na din naman yun eh. Although, kailangan pa rin niya ng items, of course, lalo na pag magle-late game, pero mas priority niya ngayon is kung paano siya mag-survive sa clash. Kaya, more on defensive items talaga muna yung goal ng Drow Ranger dito. Wala ito, sneaky Roshan. Alam. Sa side ng NTT, pero alam ah. Alam ng Orido Thunders kung ano yung nangyayari dito inside the Roche Pit. Thanks to that rocket flare. At di na nga itutuloy ng NTT. Ano po, yung balak nilang pag-roroshan dito mga tropa. Uy. Noob nakita. Ayun lang, kailangan niya ata muna mag-out dito. Yep, winning Rift out ang kanyang gagawin. And he should be fine. Ayan, 2-way gold advantage pa rin po sa side ng OT. Maganda sana yun kung nahuli niya yung Drow Ranger. Pero nakapag-Hurricane Pike eh. Mm-hmm. So, ganun din. Pero aware, yung OT dito na gusto pa rin gumaw na itong entity sa Roshan. At ginaguard pa rin nila yung Roshan dito. Kailangan eh. Yes. Kailangan nila yung Aegis. Para kailangan nila at kailangan hindi rin nila maibigay sa side ng entity. Kasi entity, mabilis tumulak to yung Beastmaster Marcy. Mabilis tumulak. Andun yung damage nila. Units ng Beastmaster, sidekick, yep. Plus yung right click ng Marcy. So, bawal makuha ng entity yung Aegis if you are Orido Thunders. And as for your entity naman, kailangan dito ng Aegis din eh. Kailangan makontest kung sa kanila, kailangan makontest. Pero we'll see, hookshot. Wala namang tatamaan yan. At yung catapult lang yon. Uy, teka lang, kalma lang, Clockwork Idol, idolo. Ayun lang, Kaori mo, ang delikado nga ata dito si Kaori, Diyos ko po. Pero mukhang buhay pa naman ata, okay. Hindi sila nag-overcome it, ha. Anyways, kinetic field na dyan na, and Fishman mamamatay po siya dito. TE2000 will take the kill. 816 on the board. Sila 2K advantage sa side ng Orido Thunders, mga bossing. Ayaw talaga ibigay, men. Ang ganda kasi ng doon, yung glimpse back ni, tawag nito, Disruptor, na-cancel niya yung grip nitong Bane. So, nabuhay pa si Kaori. Nung nag-grip din kasi si Clockwork dito, walang backup damage eh. So, parang dalawang beses lang ata na damage niya yung Clockwork and then na-glimpse back na, na-cancel na agad yung grip ng Bane. And then, of course, knowing entity na minus one na sila, hindi pa nila kaya talagang pumalag sa ngayon. So, nag-back na lang sila. But, dito pa rin sila nagpe-play around sa may triangle nila. Tingnan mo, dyan pa rin sila nakatambay kasi they know na yung sinabi mo kanina, hindi pwedeng ibigay ng entity sa OT yung Aegis. And same goes to OT. Na dito lang din sila nakatambay sa jungle nila kasi hindi din nila pwedeng ibigay yung Aegis dito sa entity. So, I think nagpapa-cooldown lang ng skills yung Bane, and maybe they can go for the smoke again, or maybe they're waiting for Watson's BKB. Let him farm his BKB. After getting the BKB, smoke sila, pwede sila pumatay. Kasi sa ngayon, wala pa talaga makakipigil kay Watson pag may BKB na siya. So, BKB is the key. BKB is the key. BKB is the key, and if you are a Mercy, ayun naman nata yung inatay mo. Mm-hmm. Yung sabi mo nga. Yun na yun. Hindi. Well, totoo naman. Di ba? So, going back to the game, yaman kasi ng draw eh. So, iniisip ko kung yung sinabi mo kanina na sino tatalon sa backlanes. Kung Marcy yung tatalon sa backlanes, wala nang pang pang auto. Kumbaga, pang plan B, if ever man na pumasok siya, no? Sana magandang gawin dito ng entity. Tatalon si Marcy sa backlines. Papatayin niya muna agad yung Disruptor para hindi makapag-commit ng Static Storm. And then, pag wala na Disruptor, si Bane, uultihan niya ang pack, susuntikin ni Marcy. Parang Disruptor talaga uunahin eh. Disruptor and the pack. Itong dalawang to. Yung makakapigil sa kanila. So, so ito, going for Boots of Bearing. Okay, Boots of Bearing dito si Omar. And sa lahat ng mga gustong malaman ko ni Boots of Bearing, upgraded na Tranquil and Drums po yan. So parang halos same effect lang. Ang maganda dyan, Anlin, na di mo na kailangan bumili ng mga charges. So, Naglapag kasi ng Sentry. Kaya alam. Piniping ng dito ng OT.
na nasa likod sila kasi abot ng sentry nila yung sentry ward na nila pag netong ano, netong entity. So, yun naman kasi talaga plan ng entity eh, is unahin yung sa likod, lalo na yung Drow Ranger din. Kasi ito din yung main damage dealer din talaga ng Uredo. Siguro, sino bang una kay Drow Ranger? Si... I think damage ang OD is enough to kill the Drow Ranger. Watson focus siya kay Disruptor and Puck. Yan ang dalawa yan. Magic naman din kasi binabato ng, ano, eh, ng OD. So, bali wala yung armor ni Drow Ranger as yep. a carry. Kasi pure damage siya plus magic yung iba mga skills niya. So, why not? Kaso di mo asahan si Stormstormer yung mismo pumatay sa Drow. Wala siyang attack speed, Diyos ko. So, more, sa bagay. More on setup yung ginawa niya dito. Meteor Hammer into the Blink. And... Tignan natin kung beneficial ba yan dito sa OD. Tignan mo yung next item na naka-queue kay Watson. Dagger. Alam nila na kailangan nilang unahin yung pumupuesto sa likod. Drow Ranger. Diba? Yung Disruptor. So, even if meron siyang rebound, hindi kasi ganun kalayo yung abot ng rebound. Eh. So, item choice pa rin niya dito is going to be a Blink Dagger. Maybe after Blink Dagger, much better kung kukuha siya ng maybe Aghanim's para mas mapabilis yung sidekick, yung cooldown ng sidekick, or maybe a Basher. Yan, maganda din yun, Basher. Mm-hmm. This game lang maganda ang Basher. Masama daw sa alusugan niya. Pero teka na, Solar Guard yung gagamitin na. Mamamatay po agad dito sa Stormstormer. Saring Storm, solid Saring Storm, napaganda. Kaso nga lang, na Primal Lord dito yung pack. Libre palo na si Tito Tosa mula pa kanina. Diyos ko po, walang pumapansin sa Drow. At mamamatay dito si Toby Fishman. He's gonna go down as well. Watson trapped on the cliff. Napag-rebound pa naman. Nakita yung Drow Ranger. There is a response. However, that is not enough. I think Watson will fall. Wither po ang kukuha ng kill. Noob trying to go back. He's falling low. Has to be careful as well. Pero nakita yung OD, ha? Libre palo na naman for the Drow Ranger. Hindi pa tayo tapos dyan. Nakita pa dito yung Beastmaster, Illusory Orb. Andiyan pa naman at buhay na buhay pa naman si Bossing. Yun lang. Kaso, natrap si Watson sa may ano, sa may war, sa cliff. Mm-hmm. Parang ano yan, nalala ko yung mga RTC plays. So anyway, Stormbreaker gagamitin na at mamamatay po agad dito sa Fishman. T-8000 will take the kill at posible mag-snowball na to sa side ng Uredo Thunders. All of a sudden, 10k na po ang kalamangan dito ng OT. Na-dive ba kasi si Beastmaster eh. Mm-hmm. Okay na sana eh, may BKB na sana. Pero ang problema, na-trap siya doon. Wala siya magagawa eh, range naman yung mga kalaban. Anong gagawin mo dito sa Puck Drow Ranger? Di ba, nakatahiw siya lang siya doon. Mm-hmm. Di ko alam, di ko na masyado na malayan kung nakags ba siya or nagkamali lang talaga siya ng talon. So, still, yun na nga, no? Lamang na lamang, yun yung OT ngayon. 9-23 na yung score natin, guys. 11k gold lead. And Aegis, of course, will be taken by OT. Mm-hmm. And that Russian kill is brought to us by Vortex. For your next PC upgrade, go Vortex, mga bossing! Yan. Matagal-tagal pa naman itong Aegis, so no need for OT to rush kung gusto nilang ipanalo na to. And as for Entity, hanggat meron pang Aegis yung Drow Ranger, parang hirap lumaban. Uh-oh. On a fully-fledged teamfight, parang OT na OT yun. Pag ganun. Oo. OT talaga. Yeah, yaman din eh. Pero yun nga, wala kasing masyado talagang magawa pa yung OD sa ngayon eh. Nag-Meteor Hammer kasi siya. Maganda naman yung Meteor Hammer. Pero anong magagawa ng Meteor Hammer mo dito sa 5 heroes ng... ano, ng Uredo, eh, makakancel lang naman yung channeling niyan. And even if malapag mo yan, wala na masyadong damage. And Drow Ranger ka talaga, ang ganda ng item choice ng Drow Ranger, which is the Lincolns. Hindi siya ma-set upan ng Roar or ng Grip dito, ng Bane. Hindi naman pwedeng lahat ng skills i-all-in nila sa Drow Ranger. Paano na yung Puck? Na nagiging malikot din. Nagiging problema na din yung Dawnbreaker ngayon kasi nagkaka-item na din si Dawn. So... ano ba magandang gawin ng entity dito para makabawi? I think ang last mistakes kanina kaya nila eh. May mali lang nagkamali lang talaga lalo na si Watson. So maybe ngayon pwede silang mag-reset, try it again. Wait for that Aegis to expire muna. Mm-hmm. Ay, may DD sa taas. Ayun lang. Ito na naman yung double damage na panapos
Nandoon ta Asha, nakita oh, nga lang dito si Kataomi and kamuntigan pa. Buti na lang na astral siya dito ni Stormstormer, but there is the illusory orb. Kataomi, mamamatay na nga po siya dito. Makikipagsundukan sa Bane. Are you sure, Fishman? Double kill for Noob. Killing spree para dito sa Puck. And ito, mapapagamit na nga ng buyback dito yung Rubik, mga tropa. Grabe naman, galit na galit yung side ng entity. Pero kailangan na din nila mag-buyback eh. Kailangan na kailangan nga talaga, madam. Unti-unting kumakatok yung side ng OT dito sa ating bottom lane, tier 3. Kamuntigan ng mabasag. Well, meron naman sila ata vision. Para libre palo lang. Dito kay T2000, ito ganun na nga, libre palo pa, sir. Ayan, pero nakikita mo naman si T2000 dito. Free hit lang sa may barracks. Uy, naku po. Sakit niyan. Sakit niyan. And going for Megas. Actually, dito yung side ng OT. Top lane na lang yung tutulak nila, actually. Maya-maya, mag-aaroon na ng Megas. I do think. Rogue shot natin. Nandiyan na. Saving the Draw Ranger. Clockwork na lang muna po yung magiging sacrificial lamp. Ito, masakit-sakit to. Yung Marcy naka-double damage. Pero walang maaabutan yung Marcy na naka-double damage. Instead, OT, sila pa ngayon yung abante para makuha yung, ano ba? Yung rocks ba? Meron pa tayong rocks, ha? Pwede pa siguro. Uy, medyo humina yung sound. Oo nga, no? Oo nga. Ayun. Medyo, ayun, it's back. Hindi, hindi. Humihina talaga siya. Medyo weird. Anyways, ito na nga, unti-unti na nga po na babasag yung OT. Isang lane na lang. Mami-megan dito yung side ng Entity. And this is not really looking good if you are Entity. Well, meron pa naman silang mid barracks and yung top barracks naman, yung top lane naman nila, meron pang tier 1. Mm-hmm. So, siguro hindi pa may mega sa ngayon, but oy, yung stolen hook shot di nga lang tumama. So, still no, still good for OT. Nagamit nila talaga yung Aegis nila, although hindi man nawala, pero at least nakabasag sila ng isang set of racks. Uy, pag na-silence yan. Naupo. Nakita yung Marcy. Not this time. Hook shot tatama. At mamamatay nga po dito si Watson. Grabe ka naman, TA2000. Young Bloods, new generation, ADG. Oh, fearless yung Draw Ranger. Pati ito, draw na yun, ha? Coil, napaganda. Nakita yung Beastmaster. At mamamatay na nga po agad dito si Toby. There is Static Storm making sure na buset na buset dito yung side ng Entity. This might be it. Tina-dive na lang dito ng OT yung side ng Entity. And yup, just like that, GG is called for the side of Entity. At clean 2-0 victory nga po tayo dito up against, 2-0 victory for the side of OT. Grabe against naman, Entity, yeah. Mga bossing. Grabe naman yung OT, pero I'm sad because I'm hoping for Entity to win. Sana manalo yung Entity. Pero draft-wise pa lang, kahit nung draft, dalawa tayo nagsabi na OT yung mananalo. Kasi nga, mas maganda talaga yung picks nila, yung heroes nila eh. Nararundown nila yung heroes ng, I mean, yung ano dito, yung Entity. Meron na sanang parang hope nung nag-BKB si Marcy, pwede sana. Pero ang nangyari, nagkamali pa sila doon. And very crucial yung mistake yun na nangyari doon sa Entity. And because of that, 2-0 nga agad yung Uredu Thunders and I think sila na ata yung leading sa Western Europe. Tama ba? Hindi. Ano pa rin? Tawag dito, Gladiators pa rin. Gladiators pa rin. Pero sila yung kasunod. Hindi pa sila yung kasunod. I-check ko ah. Kasi ang pagkakalam ko, tied yung lima. Yung tatlo, may hahabuling ka dali. So, Liquid, Tundra, Liquid Gaimin. Ayan. Liquid Gaimin. Pangatlo. Okay. Pangatlo na itong Uredu Thunder. So, who would have thought na andito yung OT? Galing na ito sa Division 2 nung nakaraan. Pero ngayon, andito na nandodurog ng may mga pangalan na teams. Diba? So, congratulations ulit mga bossing sa lahat ng mga nakalapag dito, sa lahat ng mga sumabay dito sa aming mga Nostra. At sana po ay nag-enjoy kayo sa aming series na dala ni LV, dahil kami po ay magpapaalam na new set of casters ang next series natin mga bossing. At magbibet pa ba direct o mamaya na? Sila na yung magbibet. Okay. Oo, sige. Edi sila na. Pahinga. Baka kasi mamali na yung prediction ko eh.
Matatulog akong 5-0 knowing na nakatulong ako sa ibang viewers natin. So, congratulations sa lahat ng laki mga... Laki ng odds niyan, pre. 2-0. Na 2-0 ng OTVNTV. Malaki odds. Siguro mga 4 times multiplier siguro. Anyways, eto na nga guys. This time, it's for real. Kami po ay magpapahinga na po ni LB. Thank you so much for watching the stream. See you po next series, mga boss.